tutulungan kayo na po kayo kumamata. Siyempre, tutulungan kita. Dito na ako. Kaya daw may mga pagkapasa sa ulo. Ang laki ng bukol mo. Pagkapasa sa buo. Diba po? Ula, blacker ang mata. Ang laki ng bukol. Ang laki po ng bukol sa ulo. Gusto mo akong patayin. Gusto patayin siya ng bagulan niya. Ang payag na o. Huwag niya kayo ibigay sa kanya. Hindi kayo ibigay. Hindi kita ibibigay. Ang nakahubad. Tumakbo siya, nakatakbo ka pa? Tumakbo ako! Ay, ano ba lang pa? Buti nakatakas ka! Si Noemi Panyo, isang concerned citizen, ito po yung kaso na may kinalaman doon sa bata, paslit 8 years old. Tumakbo po sa kapitbahay ng hubot-hubad, nanginginig, nagmamakaawa, na wag na siyang ibalik doon sa kanyang tatay. Ang dami niyang pumpasa. Binubugbog daw pala siya ng kanyang tatay at ayaw niya bang mamatay dahil sa pananakit ng kanyang tatay. Nakakaduro po ng puso to. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Magandang umaga. Kayo po yung kapitbahay na tinakbuhan po nitong batang si Boy, alias Opo. Boy. Okay. Anong oras po pumunta yung bata dyan sa bahay ninyo? Sumilong at humingi ng saklolo? Bali. Mga 9 po. 9:30 po. Mga ganun pong oras. At totoo ba wala siyang damit nung dumating sa inyo? Yes po. Okay, dinamitan niyo na lang po yung bata pagdating niya. Opo, damit po nung anak po. Ano po yung unang-unang bungad niya pagdating niya ho doon? Paano siya nakapasok sa bahay niyo? Kumatok siya o basta hindi po, bigla na lang pong pumasok po dito sa loob ng bahay namin. Bukas kasi yung gate. Bukas po kasi yung gate po namin. Bukas din po yung bahay namin. Okay, tapos pumasok tuloy-tuloy. Opo. At? Nanangihingi po ng tulong. Hindi pumasok po, actually sir Idol. Sir. Pumasok siya, nanginginig. Mm. Tulungan niyo po, sabi niya, papatayin po ako. Ay, nagulat kaming dalawang mag-ama. Sabi sa akin ng anak kong lalaki, Daddy, ano to, Daddy? Baka akala niya lang kasi loko o okay. Ano, si baka ka dyan budol-budol. Okay. Eh, nung makita na, ang bata na puro pa sa, doon na kami na siya. Tapos nagkwento na ho siya sa inyo? Opo, nagkwento na po siya. Okay. Ayaw niya. Ano po, ayaw niyang ibalik siya doon sa bahay ayaw nila? Ayaw niya. Kung lumabas po sa amin, kasi daw baka makita na daw siya ng tatay niya, baka mamatay daw po siya, papatayin daw po siya ng tatay niya. Nasaan po yung bahay nitong bata? Malapit lang po sa bahay ninyo? Opo, mga 6 na bahay lang po, dun po sa labas po. Kasi apartment po yung bahay nila. Ang bahay po kasi namin dito, compound po, De La Cruz compound. Kilala niyo po itong parents nitong bata? Hindi nga po namin kilala po yung mag-ama. Po yata po nalabas ng bahay yon. So, nung interview niyo po yung bata, nasabi ba sa inyo kung meron pa siyang nanay o tatay na lang? Tatay na lang daw po. Wala na daw po siyang nanay. Naikwento niya ho ba sa inyo kung paano siya sinasaktan ng tatay niya at kung bakit siya sinasaktan? Opo. May video rin po kaming ganon. Ilalagay daw po siya sa rep na. Ilalagay na sa kaysa inubuhan. Paano daw po ilalagay na siya sa rep? Tapos? Pag manigas daw po siya. Pag manigas na siya. Taka ilalagay siya sa sako. Holy. Tapos kililibing daw po siya sa dagat, yun na daw ang libingan niya. Teka muna. Yun po ang sabi niya, kwento niya po sa amin. Ipinapasok siya sa refrigerator. Opo. Yun po ang kwento niya, yun po ang gagawin daw ng tatay niya. Hindi, pero naipasok siya sa refrigerator at kapag naninigas, saka na siya ilalabas. Opo. Sabi po ng bata. At nilalagay pa sa sako. Opo. Oh man. At kung makikita niyo po, Idol, yung ulo ng bata malambot. Parang nakailang untog na daw siya eh. Inuuntog? Ano po? Okay. Kaya nga po, ano po sabi ng bata, bakit marami siyang bukol sa ulo? Ano pong ginawa doon sa ulo niya, nitong tatay niya? Inuntog daw po siya sa pader, sabi niya po sa amin. Bakit daw po? Anong kasalanan niya? Bakit ginawa yun ng tatay niya? Wala naman daw po siyang ginagawa, sabi niya sa amin. Yung tatay niya ba, umiinom, nagda-drugs? Hindi. Sa pagkakasabi ng bata? Hindi po namin. Ang sabi daw po, depression daw po. Sabi po ng pamilya. Ah, depression. Yun lang po ang pag... Opo. Sobrang payat po ng bata. Opo. Halos butot balat na lang po. Opo. Hindi, sabi nga, pinakakain natin, gutom na gutom po, hindi pangaraw siya nakain. Pero naku. Wala daw po siyang ganang kumain. Siyempre, iyak na iyak. Nandun yung nerbiyos, yung takot. Opo. So, wala na. Sir wala Idol, kumakapit nga po sa akin yan nung binibigay sa police, sabi niya, akala niya, baka bagay na naman. Sabi ko, ako bahala, hindi kita itadala, hindi kita, teko, tulungan ka namin, baka mag-alala. Doon lang po sa sumama sa pulis yan, bata eh. Okay, akala siguro ng bata na pag binigay siya sa pulis, yung pulis ibibigay siya ulit sa kanyang manggulang. So kumapit po sa inyo, ayaw niya makawala sa inyo. Hindi kumarin. Okay. Sandali lang po ah. Ito po, si Julieta Francisco, dating yaya ng bata. Julieta, magandang hapon po ma'am. Sir Rapi.
Okay, kayo po ay dating yaya nung bata. Opo, sa akin nagpapalaga, magti-3 years old pa lang yan siya po. Okay, nung kayo po ay yaya pa nitong bata, ano po yung mga napapansin nyo at nakikita nyo po ng mga kaganapan sa bahay? Nasa akin naman kasi yan bata lang, sir, hindi doon sa tatay. Nasa ano po yung nanay? Ay, sabi yung tatay, yung nagpaalaga sa akin yan, wala na daw nanay ho, namatay na daw. Okay, so pinaalagaan sa iyo ng tatay yung bata. Now, bakit po napunta doon sa tatay ulit? Kasi itong pandemic lang ho, mga mahigit 1 taon na din yan wala sa akin, kinuha ng tatay. At bakit na po? Hindi nga siya alam ng maayos sa akin. Ang sabi kasi niya sa akin, doon daw muna matulog 1 week. Tapos hindi naman binalik sa akin ulit. Kailan hinayaan ko na lang. Opo, kilala niyo po itong tatay? Kilala ko lang naman, pero hindi ko... kasi po dito lang naman siya yung pumunta sa akin. Alam ko yung bahay nila diyan. Okay. Pero hindi ko talaga as in kilala sila. Anong trabaho po ni tatay? Ang trabaho ng tatay, yung una sa Chevrolet, tapos ngayon sa na siya sa Frulife, tapos yung parang ahente ata sa mga yung nagtitinda ng mga properties. Nagbebenta ng bahay. Sa mga subdivision. Okay. Sa pagkakaalam niyo po, ito bang tatay ay nagdodroga o lasenggo? O may hindi pinagdadaanan? Kaya... Hindi naman yan siya. Matino naman yan siya dati. Hindi naman ganyan. Kaya po, anong nangyari sa kanya? Bakit nagbago na po yung kanyang pag-uugali? Hindi po na ako. Kasi 1 taon mahigit na ako hindi nakikita yung bahayan. Akala ko kasi nasa lula. Yung pala nandyan lang. Kausapin natin tatay. Sir, bakit yun po nagawa yun sa anak nyo? Opo. Nagawa ko po yun sa anak ko kasi po, ako depressed na depressed po ako, therapy. Opo. Wala pa akong tulog. Ang tagal ko na pong binadala ng aking, problema po na talagang nagpa-depress po sa akin ng husto. Sino po nagpa-depress yung bata? Hindi. Yung nagpapadepress po sa akin ng husto po, yung nag-scam po ng pera ko po. Magkano pong na-scam sa inyo? Yung na-scam po sa akin po ng manager ko po sa Chevrolet Makati po. Mga siya po, kung susumahin po yung mga siya interest po na hindi po nila sa akin binigay po, aabutin po ng siya million po. Okay, so sir, kung kayo po na-scam ng inyong pong katrabaho, bakit po binubuntong yung inyong galit sa inyong anak na wala namang kasalanan, inosente? Nung mga panahon na po yan po, halos po wala na po akong tulog, wala na po akong sapat na tulog po niyan. Hindi na po ako nakakakain po ng maayos. Pero po pinipilit ko po siyang pakainin kasi po kami lang po na dalawa po sa bahay. Sa sobrang stress po na siya, depression po talaga na sa akin po nangyayari po. Okay, bakit kayo sir hindi kumonsulta sa isang espesyalista para ma-address po yung problema nyo sa depression, kung totoo? Opo. Dili kaya sir, yung bata, binalik mo na lang muna dun sa yaya para alagaan, para mabawasan po yung problema ninyo. Pabigat, kung yun pong iniisip nyo, pabigat yung bata sa inyo, then pinasa nyo muna sa yaya. Hindi ko na po na isip po yun kasi po wala na nga po sa akin yung yaya po. Tinuha ko na po sa kanya yung anak ko yung nakaraang taon po. September po yun, kinuha ko na po yung anak ko para nga po makapag-banding po kami. Okay, sir, hindi ko maintindihan kung what goes into the mind of a person na sumasailalim sa isang depression because I'm not a doctor. Ano po? However, ang akin lang pong hindi maintindihan at gusto kong ipaintindi nyo sa amin, yung bang sobrang pananakit at pagmamaltratong ginawa mo sa bata to the point na halos patayin mo na. May kwento pa yung bata, kung totoo ito, correct me if I'm wrong, kung mali yung pagkakwento ng bata doon sa kapitbahay, ilalagay mo sa ref yung bata, isasara mo yung ref, and then pag nakita mo, pagbukas mo, nanigas na yung bata, saka mo ilalabas sa ref at ilalagay sa sako. Hindi po totoo po yun na papatigasin ko po yung anak ko, tsaka po ilalagay ko po sa sako. Mga dagdag na lang po nila yan po na... Hindi, yung bata po nagkwento. So, nilalagay mo sa refrigerator yung anak mo? Yung anak ko po, sinabihin ko po siya na, ipapasok ko po siya sa freezer po. O, pinasok niyo po sa freezer? Hindi ko po siya ipasok po sa freezer kasi po, nakatakas na po siya. So, kung hindi nakatakas, ipapasok mo saan sa freezer? Okay. Whew. Oh man, I'm lost of words. Sir, kayo ba ay nagda-drugs? Hindi po.
Sure po kayo? Opo. Siguro dahil sa inyo pong malalim na problema, kayo po ay nalulung sa drugs o ginagamit niyo po yung drugs para matakasan po yung mga problema ninyo or alak, alkohol? Hindi po, hindi rin po ako nagda-drugs, hindi din po ako umiinom. Pag umiinom po ako, yung bang kung parang isang bote lang po, yun lang. Okay, pero sana sir, at least ang maganda nito sir, ina-admit mo na ikaw ay sumasailalim sa tinatawag na depression. That's good. Pero sana, nung naramdaman mo na ikaw ay depressed, sana pumunta ka sa isang manggagamot, sa isang doktor, kumonsulta po kayo, at mabibigyan po kayo ng gamot na inumin para mapakalma kayo o kung ano man yung dapat na gamot, inumin mo para medyo mabalik kayo sa normal. Meron po akong gamot po na ano po siya iniinom po. Nagpapasay kaya, tris na po ako noong time na yun. Okay, good. So hindi po ibig sabihin yung gamot na binibigyan ng psychiatrist, hindi tumatalab sa inyo. Sana bumalik ka ulit dun sa psychiatrist. Sabihin mo sa kanya, Doc, hindi tumatalab kasi lumalala pa ata dahil pati yung bata na pagbubuntungan ko, ng galit ko. Opo. Itong mga huli na po yung hindi na po sa akin tumatalab po yung ano po. Okay, yung, sir, hindi ka ba nagkakasino, sugal? Hindi po. Online hindi gambling? Hindi din po. So yung sinasabi mo, nag-umpisa yung iyong depresyon na ma-scam ka ng iyong manager? Opo. So pwede namin tawagin yung manager, baka makatulong kami. So kapag nasingil namin yung manager, may babalik sa iyong pera at okay ka na. Opo, opo. Sige po sir, ganito ang gagawin namin. We'll try to help you. Ibigay mo yung pangalan ng manager and then tatanungin namin yung manager later kung totoo nga nang scam siya sa iyo. Opo, opo. Nasa liyan telepono si Ma'am Edna Bakunangan, CSWD o Las Piñas. Magandang umaga po, Ma'am Edna. Magandang umaga. Na-examine niyo na ho ba? Na-assess niyo na po ba yung bata? Yung pinag-uusapan namin topic? Huwag niyong banggitin yung kanyang buong pangalan. Po sir, papunta na po kayo? Bata, opo. Puntahan niyo na po, ma'am. Gawa niyo po ng assessment. Ibigay niyo po yung narapat na tulong para sa batang ito to ensure na mawala na po yung takot niya sa katawan at mabalik na po siya sa normal at lalo pa yung kanyang pagiging sobrang payat, ang dami po mga dapat gawin din sa bata para matulungan po siya. Pwede ho ba ma'am, ngayon na, papunta na ba kayo ngayon doon? Opo sir, nandito. Okay. Now, kayo po bilang sa taga CSWDO, Las Piñas, kayo na rin po siguro magsasampa ng kaso laban sa tatay sa kasong child abuse? Saan po natin sir, kasi pa po na kakausap. Okay. Sige po, I'll leave it to you, the experts. Kausapin niyo po yung bata, and then, base sa pag-uusap niyo sa bata at assessment, and then siguro, pati yung tatay, gagawin niyo yung assessment. Kapag nakita niyo, fit to stand trial, ito pong si tatay, kasuhan niyo si tatay. Yes po, sir. Di ba? Magdala din kayo ng mga eksperto, siguro, mga taga-mental hospital or yung kanyang psychiatrist na sinasabi ni sir. Yes, sir. Yes. Then, if he's not fit to stand trial, then ipagamot siguro natin itong tatay muna, di ba? Yes po. Para masuri ulit ng psychiatrist at mabigyan ng bagong gamot para mapaayos yung kanyang pag-iisip. Okay? So ngayon, so, ma'am, yung bata ay nasa lola na niya. Okay. Puntahan niyo po yung bata, gagawin niyo po ng assessment. At kami rin po, tutulong po kami. Sabihin niyo po kung anong klaseng mga tulong ang kailangan para sa bata, whether that's financial, support, just let us know. Ako po yung mag-aambag para doon sa bata. Okay? Thank you. Kasi alam ko naman po, medyo limited din po yung mga budget nyo dyan sa CSWDO. Okay? So ako po itutulong personally. Mamayang alas dos, ma'am, pwede namin kayo tawagan by then na assess nyo na po ang bata. Sige po, sir. Oh, sige po. Ma'am Edna, maraming salamat po ha. Colonel Rodel Pastor, Chief of Police ng Las Piñas, Colonel. Yes, good morning. Colonel, makipagtulungan po tayo sa mga taga CSWDO para gawa ng assessment yung pong tatay ng bata. If he's really fit to stand trial, kung siya po ba ay nasa tamang pag-iisip para tayuan itong pwedeng ikaso sa kanyang child abuse. Oo, ganito na lang. Yung kung sino pwedeng contact person, papuntahin sa opisina, pasamahan natin doon sa atin. Kung babae yan, sa women, para i-coordinate din doon sa CSW, kasi nga kung minor yan, para medyo ma-assess natin maigi at kung ano yung karapatang kaso na pwede nating i-file. Opo. Kasi nga, alam natin kung bata yan talaga, walang kawala yan. Opo. So, yung mga taga-women's and children's desk po, ang... Pasasamahan natin, hindi tutulong. Lang yung missing personnel din, pati yung official na may hawak ng ating women, ipapasama ko natin kasi, para ma-action lang agad. Base po sa pag-uusap ko dito sa tatay, mukhang wala na po siya sa tamang pag-iisip, yung kanyang mga pananalita. And I believe him na he's undergoing depression. Kaya nga sabi ko... Proseso naman yan, mapapa-assess natin talaga. Correct. Kung talagang nasa
walang pag-iisip. Pero ang importante dyan, mailayo natin yung bata doon sa nananakit sa kanya para mailayo siya, baka kasi kung ano pa ang gawin doon. Correct. So, ibig sabihin, sir, kahit anong mangyari, by hook or by crook, hinding nababalik yung bata doon sa tatay. Oo, ilalayo natin doon. Ngayon, kung may nanay at kayang i-custody, i-custody sa nanay. Kung hindi, kung ano yung magiging payo or magiging advice ng CSWD natin. Tama. Meron pa naman pong lola. Andun po ngayon sa lola yung bata. So, sir, magpadala na rin po kayo. Papunta na po doon yung CSWD. Magpadala na rin po kayo ng taga Women's and Children's Desk ninyo doon po sa kinaroon ng bata. Off-air, bibigay po namin yung address ng bata na pwede yung puntahan. Okay, Colonel. Thank you po, Colonel Pastor, sir. Okay, thank you din. Magandang umaga po, Colonel. Hello, boy? Hello po. Hello po, Idol. Yung bata yan? Magandang umaga sa'yo. Kumusta ka na? Okay lang po. That's good. Kumain ka na? Di pa po. Gusto mo mamasarap pagkain mamaya? Papadala ako dyan. Opo. Ano bang favorite food mo? Wait, ano na lang po. Hindi, pero kung ikaw tatanungin, ano bang gusto mong kainin mamaya? Papadala chicken kita. Chicken na lang po. Chicken, ano pa? Ice cream, gusto mo? Opo. Chicken, ice cream. Ano pa? Gulay din po. Very good. Yan ang gusto kong marinig. Chicken, gulay, ice cream. Okay, at saka rice. Okay? Opo. Sige, papunta na yung tao ko dyan ngayon para ibigay mga pagkain na kailangan mo. Anong mga gusto mong damit, laruan? Laruan po, kahit mga sasakyan po. Sasakyan? Anong klase sasakyan? Kotse, truck? Ano bang gusto mo? Kotse. Kotse, siyempre. Gusto mo ba yung sasakyan na yung umaandar, yung may makina, tapos parang tutong... Opo! Yun, yung may makina para andar talaga yung sasakyan. Sige, bibigyan kita ng ganon, ha? Tsaka mga damit. Pero pa din po. Ano? Robot din po. Robot! So, pwede. Robot pa. Ilan ba gusto mong robot? Dalawa, tatlo, apat? Apat. Transformer, gusto mo na robot? Opo. Ay, bibigay ko. Yung lola mo, ang mag-aalaga sa inyo nga mula ngayon, at opo, hindi na makapunta dyan tatay mo, sinisiguro ko sa'yo. Safe opo ka na. Okay? Opo. Kung ano yung mga gusto mo, anything, kahit maano pa, sabihin mo lang sa reporter namin na darating dyan ngayon, opo, ibibigay namin sa'yo, ha? Opo. Pakabait ka? Yes. Yeah. Meron kang gustong iminsahe sa papa mo na nakikinig siya ngayon. Meron kang gusto sabihin sa papa mo? Wala po. Wala. Meron kang gustong sabihin sa amin lahat kasi ang dami mga nanonood ngayon na iyak, naluluha, naawa sa'yo. Meron kang gustong sabihin sa mga nanay na nanonood sa'yo ngayon? Wala. Ha? Wala rin. Nasaan nanay mo? Wala na po. Patay na. Ah, okay. Wala kang kapatid? Wala po. Kailan ka huling kumain? Yung isang araw kung sinaktan niya ako. Ano mga kinakain mo nung nasa bahay ka pa ng tatay mo? Ano mga pinapakain sa'yo? Mga gatas, tinapay. Okay. Kadalasan hindi kasi sobrang payat mo. Po. Sige. Okay. Parating na kami dyan para ibigay sa'yo lahat ng gusto mo, okay? At maging yung mga police at CSWD. Ingat ka! Kung napapansin niyo po, hindi ko na tinanong yung bata yung mga pinanggagawa sa kanya kasi babalik na naman sa kanya yung old memories at trauma. So I don't have to ask him that. Bahala na po yung CSWD, yung mga eksperto, mga taga-DSWD, psychiatrist, to ask those questions in a way na hindi na madadagdagan pa yung trauma ng bata. Okay? Tatay Loreto! Po. Kayo po ay evaluate po ng mga kinaukulan ng CSWD, Women's and Children's Desk, pati ng mga psychiatrist to see kung talagang kayo po ay dumadaan sa isang tinatawag na depression. Okay? Kapag kayo po talaga ay depressed and you're not fit to stand trial, gagamutin po muna kayo. Okay? Yun muna. At kapag nagamot kayo, then ang susunod na hakbang is bahala ng mga otoridad kung anong karapat-dapat gawin. Nagets mo? Opo. Sir? May darating po mga otoridad dyan sa bahay ninyo, huwag kang umalis para gagawin po kayo ng assessment para malaman kung ano talaga ang estado mo ngayon, estado ng pag-iisip mo. Okay, sir? Opo. Magandang hapon po. Good luck na lang sa iyo, Mr. Loreto. Pinasasalamatan po namin yung concerned citizen, si Naomi Panyo, sa kayong kanyang mister. Si Mr. Wilfredo de la Cruz, thank you po sa inyong dalawa. Napakabuti niyo po at binigyan niyo po ng shelter, protection yung bata sa panahon na nanginginig siya at nangailangan siya ng tulong. Thank you po. Thank you. Okay.